nagsasama ang mag-asawang Algen at Oliver, pero nauwi pa rin ito sa hiwalayan. May nadiskubre raw kasi si Mrs. sa kanyang mister. Bibisitahin lang daw sana ni Algen ang kanyang mister sa dorm nito nung biglang. Sabi sa akin nung may tinda, ikaw ba yung asawa niya? Sabi ko, oo. Sabi, mad ka, pumayag na may kasama yan dyan. Kumatok ako. Nung pagbukas ko ng pinto, nakita ko yung nakasama niya. Dito na nakumpirma ni Algen. Wala kayo! Ang mister niyang si Oliver may kalaguyo. Ay, talaga namang masarap. At hindi raw ito ang unang beses na nahuli niya si mister. At na nga, si kanina yung Liz, may anak ka na, may pamilya ka na. Pero nangako si Oliver na siya'y magbabago. Nakokontensya ako. Ngunit nahuli na naman nga siya ni Algen. At sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Mrs. ang kanyang natuklasan. Mawalang iya kayo! Talagang sinapok ko. Kuloko ka. Ano ginawa mo sa akin? Taong 2001, nung nagkakilala sina Algen at Oliver. Nagkasama kami sa isang pabrika, mabait siya, masayahin. Lagi siya nakadikit, malambing. Noong September 28, mabilis naman po kaming naikasal. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Nagagampanan din naman niya ang tungkulin niya sa anak niya. Pero si Oliver natukso nung nakilala niya ang isa niyang katrabaho. Naghanap pa ako ng isa pang iibigin. Mahal ko po siya. Naiisip ko din na mali yung ginagawa ko. Dinala po niya sabay sa akin yung kasama niya sa trabaho. Sabi ko sa kanya, katrabaho ko lang to. Then sabi niya, Mami, dito muna siya titira. Sabi ko, sige. Parang iba yung ano ng naramdaman ko kasi parang hindi sila natutulog. Lagi silang nagkukwentuhan. Hanggang si Oliver nadistino sa ibang lugar. At nung bumisita roon si Algen. Nung kumatok ako, yung pagbukas ko ng pinto, nakita ko yung nakasama niya. Ang kinakasama ni Oliver, ang kanyang katrabaho, si Nelvin, na isa ring lalaki. Hindi po ako naging babayero. Lalakero po ako, no. Nalaman ko na bakla po ako nung nga pong grade 4 ako. Pero may ideya na pala si Algen sa lihim ng kanyang mister. Napapansin naman daw ni Algen ang kakaibang ikinikilos ng kanyang mister. Parang babae kumikilos, pero hindi ba siya mano na bading talaga siya. Hanggang naaktuhan nga niya ito. Pumili ka. Siya ba o yung pamilya mo? Napag-desisyonan ko na pong sumama kay Nelvin kasi nga po, mahal ko po siya. Doon po ako maligaya sa kanya. Sana talaga ang pinili niya. Talaga namang masarap po. Kaya sa tagal namin pagsama, ganun lang nangyari. Naisip ko rin po yung mga anak. Kung hingi ako ng tawad sa iyo, iliwan ko siya at pinili ko yung lalaki ko. Matapos makipaghiwalay sa asawa, si Oliver tuluyan ng nagpakatotoo sa sarili. Nung pong nawala na po ang tatay ko, nung namatay na po siya, doon na po ako bumigay ng todo. Nagpahaba ng buhok, uminom ng pills para magkadibdib, nagbihis babae, at ngayon nagpapakilala bilang si Olivia. Masaya ako. Parang nawala na yung tinig sa dibdib ko. Malayang malaya na kasi feeling po talaga babae po talaga ako. Kasi yun po kasi yung ano ng puso ko. Ang mister noon ni Algen, 10 taon na ngayong misis ni Nelvin na isang pedicab driver at sumasideline din bilang construction worker. Masipag, masikaso, malambing. Na-inlove na ako sa kanya. Sa tingin ko, si Olivia na po yung makakasama ko habang buhay. Nasa poder nila ang mga anak ni Algen at ni Olivia. Dahil may kaya naman sila, doon ko niwan. Natural lang naman, may mismo anak mo.
Yung mga obligasyon ko, yung mga anak ko, inaalagaan ko naman. Nagsisikap naman po yung partner ko na maitaguyod yung pamilya ko. Naranasan ko maging tatay, naranasan ko maging nanay. Wala akong pakialam kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. Nagmahal lang po ako. Wala naman ako inaapakan ibang tao. Ang mga anak niya naman, tinuring ko rin naman bilang sarili kong anak. Mga anak ko, siguro naman naiintindihan niyo ako kung anong sitwasyon ng daddy niyo na naging mami na ngayon. Tanggap naman daw ng mga bata kung ano na ngayon ang dati nilang tatay. Yun nga lang. Binubuli niyo po ako nung bakla tatay, mga ganun. Tanggap naman po namin na ganun siya. Dahil dito, inilapit sila ng aming programa sa isang family counselor. Kapag hindi po maayos yung pamilya natin, daladala po natin yun sa buhay natin, no? Kahit na lumaki na tayo. Any changes po in structure, not only with regard to gender of the parents, but also maari din po yung naghiwalay ang magulang, ay meron po siyang epekto sa lahat po ng miyembro ng family. There will always be difficulty kasi mag-a-adjust tayo dun sa mga pagbabago. Kaya po mas mahalaga po na open yung communication sa lahat po ng miyembro ng pamilya. Pero kamusta naman na si Aljen? May sarili na siyang pamilya dito sa Davao. Masaya na ako para sa kanya dahil nagpakatotoo siya sa sarili niya. Lagi lang ako tumatawa. Kung babaeng babae ka na talaga. Nagpapasalamat ako kasi naging ano ka sa akin, mabuting asawa. Tinanggap mo ko na bilang ako, bilang bakla, minahal mo ko. Again, ang pagkilala sa pagili ay proseso. Ito ay prosesong dapat pagdaanan sa pamamagitan ng karanasan. Hindi ito ay bigla-biglang natututunan, pero sana maunawaan din nila na yung prosesong pinagdaanan ni Olivia sa pagkilala sa kanyang sarili ay hindi rin naging madali sapagkat siya mismo ay nakadama ng takot, nakadama ng pag-aalinlangan, at nakadama rin ng pag-question sa kanyang sarili. Sana makita siya ng mga taong ito bilang isang taong ang tanging ahangad ay mabuhay ng masaya at may saysay, maging buo at ganap. Anumang uri ng tao, basta taong nilalang ng Diyos, ay mahal ng Diyos. At ang pagmamahal ni Kristo at ng Diyos ay hindi pwedeng matawaran anong uri man ng tao ikaw maging. Ang same-sex marriage ay hindi pa rin pinapayagan. Ngunit sa mga ganyang sitwasyon, walang taong pwedeng humusga sa kapwa niya. Pwede natin silang tulungan, turuan, pagsabihan, pero huwag na huwag. At sinasabi ni Pope Francis to, huwag nating itatakwil, aaglahiin, isusumpa ang lahat ng uri ng tao. Nagbabago ang tao, nagbabago rin ang lipunan, pero ang tunay na pamilya, sa huli, magkakaunawaan, magmamahalan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.